standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God it shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with a Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises of God. SAbbath, everyone, welcome to our online morning worship service program. Let us all prepare our hearts as we come to worship God today, praising Him with songs of gladness and deliverance through His greatness. Truly, we have an awesome God, a wonderful and a loving Savior whom we are all been waiting for. Isaiah 30:18 says, "Yet the Lord longs to be gracious to you,
Therefore, he will rise up to show you compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him. Let me read today's morning worship service. Call to worship, yours truly, Betsy Palines. Introit, holy, holy, holy. Invocation, Pastor Limel Arit. Hymn of praise, we will be singing, The Lord is My Light. Scripture reading is from Mark chapter 6, verse 50. Pastoral prayer will be from Sister Marina Pabito. Ministry in Music, care of Sister Lilibet Nakagawa. Introduction to the speaker will be from Sister Carol Orange Green. And the message entitled, O Lord Jesus, How Long? Will be from our pastor, Pastor Limel Arit. Closing song will be rendered to us by Arit Kids. And benediction, Pastor Limel Arit. Anthem of assurance, we have this hope. And closing remarks, yours truly once again, Betsy Palines. Let us all now have our hearts focus unto worshiping the Lord as we begin our program today. Oh,
Ama namin na nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba sapagkat tunay kayong napakabuti sa amin. Wagas ang inyong pagmamahal. Ngayon, O Diyos, nais po namin na kayo anyayan sa aming kalagitnaan at gawin kaming karapat-dapat sa pag-arap sa inyo at kayo po ang siyang magsalita sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod. Inyo kaming kasihan ng inyong banal na Espiritu, itago niyo po ang inyong lingkod sa katuwiran ng aming Panginoong Jesus upang sa ganon kayo lamang ang aming maitataas sa oras ng pagsambang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. The Lord is my light, and why should I fear? By day and by night, His presence is near. He is my salvation from sorrow and sin. His blessed persuasion, the Spirit brings me. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, stronger than cyclones among the skies, where Jesus forever in glory doth reign. Then how can I ever in darkness remain? The Lord is my light, my joy and my soul. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, my joy. By day and by night, He leads me alone. The Lord is my light, the Lord is my strength. I know in His might I'll conquer at length. My weakness in mercy He covers with power. I'm walking by faith, He upholds me with charm. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my light, my all and in all. There is in His sight no darkness at all. He is my Redeemer, my Savior and King. With saints and with angels His praises I sing. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me. In Mark chapter 6, verse 50 from the King James Version, "For they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid." Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na puspos ng pag-ibig sa inyo po ay aming ibinabalik ang papuri at pasalamat sa mga biyaya na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Kabaganawa po ninyo kami, Panginoon, at patawarin sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang na aming nagawa upang maging karapat-dapat na lumapit at sumamba po sa inyo ngayong araw na banal. Sa pananampalataya at katotohanan, kayo po, Panginoon, ay aming niluluwalhati at nangyayahan
sa aming pagpupulong ay maging kayo ang aming makasama at ang basbas ng Banal na Espiritu ang siyang sumaamin upang sa lahat ng panganib ay maging ligtas ang inyong mga anak na sa lahat ng dako ng aming kinalalagyan. Ang programa na aming gaganapin po nawa ay maging maayos, pagpalain ang lahat ng may mga bahagi, nawa ang lahat ng aming mapapakinggan ay tumimo sa aming puso at isipan upang maging gabay po namin habang naglalakbay sa mundong aming kinagagalawan. Gayon din po, ang lahat ng hindi naming nakasama dahil sa anumang kadahilanan, ito man sila ay may karamdaman, aming pong hiling sila ay gumaling upang sa susunod na aming pagpupulong, amin po silang makasama. Salamat po, Panginoon, na ang lahat ng aming pagsusumamo na ito'y aming matanggap sapagkat ito'y aming pong idinadalangin sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Faith is when you believe in things you truly can see, the assurance all things hoped for. Oh Lord, I need this truth. Faith of our fathers like Abraham. Lord, I need this truth. Oh Lord, this is my prayer, that you open my eyes to see that everything is possible. Lord, I need this too. Every hour I do. Oh Lord, this is my prayer, that you open my eyes to see that everything is possible. Lord, I need this too. Every hour I do. Oh Lord, I lift up my head. To trust you when I'm faced with mountains and valleys, I'll still believe you can. Faithful our fathers like Abraham. Lord, I need this too. Happy Sabbath, Cavite Mission. Today we are blessed that God has given us another special day to enjoy and listen to His Word. And it is a pleasure to give a little information
about the Messenger of the Lord this morning. Our speaker is an ordained minister and the CPE Supervisor or Clinical Pastoral Education Supervisor of Adventist Medical Center, Manila. He has been a chaplain since 2005 and as CPE Supervisor since 2009. He served as lay pastor for 5 years and associate pastor for 5 years. Our speaker is no other than Pastor Lemuel Fodaka Arit. His wife, my sister and friend, Mom Heidi Arit, AUPCON clinical instructor. And they are blessed with two lovely, talented, smart children. Daniel Joy, she just finished her 10th grade, moving up to senior high. And Abigail Love, moving up to 9th grade. I am delighted to give this time for the Lord and our full attention to His Word through the person, the servant of God, Pastor Lemuel Fodaka Arit. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Dito sa COVID Prayer Hub, ipanalangin niyo po ako sa aking pagbahagi ng salita ng Diyos na ang kanyang gabay at karunungan ay mapa sa ating lahat. Nasa ng Diyos, pag tayo ay nakakadama ng takot at pag-aalala, pag nakakaranas tayo ng matinding bagyo sa ating buhay, o mga pagsubok at hamon ng buhay, nasaan ang ating Panginoon? Ang buhay sa mundo na ating tinatahanan ay puno ng pag-aalala. Faith in an anxious world. Pananampalataya sa sanlibutang puno ng pagkabalisa. Paano nga tayo makakapamuhay sa ganitong mundo? Dadalhin ko po kayo sa kasaysayan ng mga alagad kasama ng ating Panginoong Jesus sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Katatapos lang nila sa kanilang paglilingkod sa maraming tao na sumusunod sa kanila upang makinig kay Jesus ng mga talinghagang nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ay iba ay upang makasumpong ng kagalingan mula sa kanya. Sa verse 35 at patuloy, sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat." Kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka na kinalululunan ni Jesus. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo. Sinasalpok ng mga alon ang bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, "Guru, baliwala ba sa iyo na tayo'y mapahamak?" Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, "Pumanatag ka." At sinabi niya sa alon, "Pumayapa ka." Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya?" Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, "Sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Sa istoryang ito, mga kapatid, si Jesus ay kasama nila sa bangka na mahimbing na natutulog habang ang mga alagad ay natatakot sa malakas na alon ng karagatan. Sa ating buhay, ay kasakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, tayo pa rin ay nangangamba sa mga panganib ng ating buhay. Tama po ba? Nangyayari sa atin ang walang pananampalataya habang si Jesus ay nasa likod natin. Naghihintay ng paghingi natin ng saklolo sa panahon na kinakailangan natin siya.
andyan lang siya upang tayo sagipin, iligtas at bigyan ng kapayapaan. Isang katulad na pangyayari, matapos na makapagpagaling si Jesus at magpakain ng 5,000 katao, ang mga alagad ni Jesus ay sumakay muli sa bangka, habang si Jesus ay nagpunta sa bundok upang manalangin. Ito naman ay mababasa sa Mark chapter 6 verses 45 to 51. Ang sabi, agad na inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at pinauna sa kabilang ibayo patungong Bethsaida, habang siya ay nagpaiwan upang pauwiin ang napakaraming tao. Nang makapagpaalam si Jesus sa mga tao, siya ay umahon sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, ang bangka na sinasakyan ng mga alagad ay nasa gitna na ng lawa, at si Jesus ay nag-iisa sa lupa. Nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na, pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. Pagkakita nila sa kanya na lumalakad sa ibabaw ng lawa, ay inakala nila siya ay multo, kaya napasigaw sila. Ito ay sapagkat nakita siya ng lahat at sila ay lubhang natakot. Subalit kaagad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot." Sumakay si Jesus sa bangka at humupa ang hangin. Lubos silang nang gilalas at namangha. Ang pangyayaring ito naman, mga kapatid, ay di nila kasama sa bangka ang ating Panginoong Jesus, sapagkat pinauna niya ang mga alagad papunta sa kabilang ibayo, habang siya naman ay pupunta sa isang bundok upang manalangin. Nang nasa gitna na ng lawa o dagat ang bangka na kinalalagyan ng mga alagad, ay biglang humangin ng malakas pati na ang alon. Habang si Jesus ay nasa lupa, nakita niyang nahihirapan ang mga alagad sa kanilang pagsasaguan dahil napakalakas ng hangin, tila isang bagyo. Ang pagkakaiba, yung unang kwento ay kasama nila si Jesus sa loob ng bangka. Kasama natin lagi si Jesus anumang suliranin ang dumaan sa ating buhay. Doon nagre-represent yun. Sa ating buhay, andyan lagi ang ating Panginoon. At nadarama natin siya. Alam natin na nakasama natin siya. Ngunit ang ikalawang kwento ay di nila kasama si Jesus. Ibig sabihin, ay mayroong ganitong sitwasyon sa ating buhay na parang napakalayo ng Panginoon sa ating buhay. Ngunit, si Jesus ay nakatingin sa kanila, lumalakad sa tubig papalapit sa kanila, at pagdakay umakyat sa bangka upang sila ay saklulohan at huminto muli ang malakas na alon at ang hangin. Hindi na mahalaga kung si Jesus ay nasa loob o nasa labas ng bangka. Ang mahalaga, andiyan ang ating Panginoon. Nakatitig sa atin. Kahit siya ay malayo, siya ay lumalapit at gumagabay sa atin. Minsan nga lang ay di natin siya napapansin. Pag andiyan na ang kaguluhan o ang kahirapan, tingin natin sa kanya ay multo. So tayo'y takot na takot sa mga problema ng ating buhay. O dili kaya ay natutulog at walang pakialam ang ating Panginoon. Ngunit nadyan siya sa ating tabi. Hindi natin pinapansin. Ngunit sa kwentong ito, ipinapayag sa atin na andyan lang siya para sa atin. Siya ay may kapangyarihan upang pahintuin ang anumang bagyo at malalaking alon sa ating buhay. Sinasamahan tayo pag tayo ay natatakot at nangangamba.
Pinapawi niya ang ating pag-alala at binibigyan niya tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa gitna ng problema ng buhay. Ang kailangan lang natin ay maniwala at manalig sa kanyang mga pangako. Ano ang pinakamahirap na nararanasan mo? Almost na mag-give up ka na? Nasasaktan ka sa mga nangyayari sa iyo? Nakakaranas ka ng anxiety, matinding pag-alala, o takot, o depression? Ano ang nagpapauga ng gusto sa iyong bangka itong nakalipas na araw? Family problems, nasugatang damdamin sa ninang di pagkakaunawaan sa iyong asawa, anak, kapatid o iyong magulang, o maging kasamahan mo sa trabaho, o maging kaanib ng iglesia, o nahirapan ka financially, wala tayong pambayad sa tuition fee ng ating mga anak, o maraming pinagdaraanan tayo sa ating buhay, sa mga mag-aaral, maaring ang iyong pinagdaraanan ay maraming mga requirements at activities, assignments na di mo pa nagagawa at na-stress ka na. Overwhelming problems and difficulties ang iyong nararanasan. Hindi kinakailangang mag-give up o ibagsak tayo ng mga bagay na ito. Anxiety doesn't have to take us down. Worrying is not the end of your life. Depression is not the end of your journey. Dahil kasama natin si Jesus, ay wala tayong katatakutan. Anong sabi niya? Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Nice niya na ating ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang ating kinatatakutan, pinag-aalala, o yung ating mga kabalisan at pagkabigo. At Kanyang papawiin ang ating mabibigat na pasanin sa gitna ng malalaking alon ng buhay. May pag-asa tayo kay Jesus. Maari pa rin tayong makapamuhay ng matiwasay sa mundong puno ng kabalisahan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Nawa, punuin tayo ng kapayapaan, katuwaan, kasama si Jesus sa gitna ng mundong puno ng kabalisahan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. With me.
Mahal naming Panginoon, salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Nanariyan kayo sa aming tabi. Sa tuwing kami ay nangangamba't natatakot, nariyan kayo upang kami ay sagipin, iligtas, at bigyan ng kapayapaan. Kaya Panginoon, sa aming paghayo, nais po naming tanggapin ang inyong biyaya sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus at ang patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng inspirasyon at ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit ay lagi ninyong ipapataw sa bawat isa sa amin upang mamumuhay kami na lubos ang aming pananampalataya dito sa mundo na puno ng kabalisahan. Bibigyan niyo kami parati ng pag-asa at kapanatagan sa aming pamumuhay. Alang-alang lahat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. It's faith that Christ alone.
Thank you for joining us in our morning worship program. I hope and pray that we will all stand firm and faithful until we meet our Lord and Savior whom we have all been waiting for. Happy Sabbath, everyone!